Ayan ang message ng asawa ni Teddy Boy. Spoke to Mila. Told her to get it released today. Okay? So talagang nag-swak yung mga conversation, audio, o ano pa ang sabi ni Lisa? Never ever sumagot si Teddy Boy Luxin Jr. sa sulat ni distressed mother na nangingi ng tulong. Sinusumbong niya na ang certain Mila na tao din niya at itong si Lisa ay tinutulungan. So dito sa vlog na ito, pinapakita ko sa inyo kung gaano nagkipagsabwatan si Teddy Boy Luxin. Sabi ko nga mga jutang genemis nito, ang tatanda na. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Another ebidensya na ipapakita ko sa inyo na dapat hindi ninyo makakalimutan kung paano nagsabwatan ang inyong mga punong bayan supposedly. Pero ito ay punong kidnapan. Ang pinag-uusapan natin dito ay extraction pa rin o pang dudukot sa mga minor de edad. Yung iba sa inyo na master na po itong topic tungkol sa extraction na kung saan balikan natin na mayroong mga minor de edad na pinadukot or nakipagsabwatan si Liza Marcos, si Marcos Jr., ang presidente niyong kuting, si Teddy Boy Luxin na ambassador to the United Kingdom right now, ang kanyang asawa, ang kanyang staff na si Mila na kung saan ay nabanggit ni Liza, ang DFA, ang DOJ at marami pang iba. Pinakita ko sa Boljakan kung sino yung, kung ano yung itsura ni Maria Lourdes Barcelon or aka Hi Louie na sinendan ni Lisa Tanas ng kanyang audio, ng video message para tulungan siya i-extract ang mga bata. Kumbaga tulungan siya para mabilis ang pag-authenticate ng mga fabricated na mga papeles para i-extract yung mga bata. Okay, ngayon ipapakita natin ang ebidensya for the first time na hindi nyo pa nakita. So by the way, pakita ko lang uli yung conversation na yan. Pinrint out natin ni Lisa, yan yung video na yan, narinig nyo na yan. At mamaya, i-discuss uli natin. Ito yung kanilang conversation. By the way, basahin muna natin yung conversation bago ko pakita yung email o email at saka letter ni distressed mother. So again, this is February 23 of 2022 nang message ni Lisa Tanas, ang asawa ni Teddy Boy Luxin Jr. na noon ay dating DFA secretary nung panahon pa ni Pangulong Duterte. Okay? Diba? Yan yung message niya, Louie, my love. Oh, 'di ba? Need your convincing powers again. Nakita niya ba? Need, nakiusap niya, convincing powers to authenticate yung mga fabricated documents na ginawa nilang, yung mga illegal na ginawa nila, fabricated crime laban kay distressed mother, ay inauthenticate nila para magmukhang original o legitimate para nga nila ma-extract ang mga minor de edad. So dito sa message na ito, February 23 of 2022, di ba, may message ni Lisa. Ayan, yung asawa ni Teddy Boy Luxin. So sumagot naman, okay, ang sabi niya ay, okay, tignan natin kung ano yung, okay. Di ba, may message ni Lisa, ang asawa ni Teddy Boy Luxin, na ang nilalaman ng kanyang message na ito, na narinig nyo na, ayan, napusa natin yan sa TikTok, nandyan, sa Facebook, sa YouTube, pero nga hindi natin ipi-play, irababasahin ko lang sa inyo, nang sinabi niya yan, hi Louie, how are you? I'm here in Bacolod, campaigning for my hubby. Sabi niya, look, pinapakita niyo yung t-shirt niya doon, di ba, na may bongbong kot. Okay, I'm with Mary Chris and a bunch of gay people. Sabi niya, but anyway, the reason why I called you is I have a favor to ask you. We gave all the documents to Mila. Okay, stop muna ako doon. We give na all the documents to Mila. So, ayan ang message ng asawa ni Teddy Boy. Spoke to Mila. Told her to get it released today. Okay?
So talagang nagswak yung mga conversation, audio, o ano pa ang sabi ni Lizanne. But syempre, iba pag tumawag ko, di ba? Nagbiga-biga ang Alpotera. At sabi niya dito, a good friend of ours, Francis Chua, basically, he has a problem in Istanbul, in Turkey. So he went to court. Sabi niya, the judge issued an order in his favor. Ito yung sinasabi natin na nagpadala ng summon ang RTC. Okay, ang RTC Paranaque, which is ang judge doon ay siguray na para sumagot sana si distressed mother dito sa pinipetisyon ni Francis Chua na custody sa kanilang mga anak. Okay? So yun, natatandaan ninyo. So patuloy natin yung sinabi ni Liza Tanas. Okay? Basically, sa problem in Istanbul, Turkey. So he went to court. The judge issued an order na in his favor. Sonar was just having everything authenticated so that he can be served in embassy in Istanbul, right? So Mila has all the documents. I won't bore you with the details, but if you call Mila just to give a little push, sabi ng Alpot, everything is above board, don't worry. So, ang ibig niya sabihin, ginawa nilang legitimate. Kumbaga okay na yung mga papeles, yung mga illegal na ginawa nilang legitimate para maisa katuparan ang pagdukot o pag-extract sa mga bata. Sabi niya, everything is above board. Sabi niya, don't worry, I'm very good at that. Yeah, that's it. So I hope to see you soon. Then, narinig niyo na rin yung pakikiusap ni Bianca Zubel, yung kanyang social secretary, di ba? Tungkol dito sa extraction na ito. Pero mamaya natin ipi-play. Ang gusto ko lang munang ipakita sa inyo, based on sa audio ni Liza, ay nagtugma yung kanilang mga mensahe dito sa pinapakita natin. Okay? Oh, nung sinabi ni ng asawa ni Teddy Boy Locsin, spoke to Mila, told her to get it released today. Sabi niya, I so love you, Louie dear. Can I get you anything from here? In Asal, perhaps Piyaya will be here until Friday. So just tell her case. Sabi niya, so love you, thank you. Okay, tapos sabi ni Louie, I hate to tell you there is a snag. Okay? Update, ma'am. The division, I think this is from Mila. Division wasn't able to process the documents po since the signature of the person who certified is not updated in their database. Can you sec Dodo contact Jenny to explain that has to be done? Okay? By the way, dahil nga dito na nalaman ng distressed mother na nakialam si Lisa Tanas para ipa-expedite, ipa-authenticate yung mga fabricated crime na ginawa nila, so sumulat ngayon ito si distressed mother kay Teddy Boy Locsin na DFA secretary. Ang mga Pilipino, ang mga OFW, tayo mga mamamayan, kapag tayo po ay sumulat sa gobyerno, sa mga ahensya ng government o sa Congress, sa Senate, di ba? Meron 15 days para sumagot sila dahil nasa batas yun na kailangan nila tayong sagutin. Ito muna ang ipapakita nating letter ni distressed mother. I-ano ninyo, intindihin nyo muli. So si Lisa ay humingi ng tulong o nakipagsabwatan sa asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. pero ngayon tahimik sa kidnapping issue niya. So humingi ng nakipagsabwatan pati sa kay Mila yung staff nila. Ngayon dahil nalaman ni distressed mother yan at gusto nga silang ipag-extract at gusto silang kidnapin, sumulat ngayon si distressed mother. Ito po yung sulat niya kay Teddy Boy Locsin. Ayan, mga kababayan. Yan, first time niyo ma-release yan. Para mapakita natin yung ebidensya sa inyo, that was April 22. Sabi niya, Dear Secretary Locsin, please allow me to briefly introduce myself. I am the distressed mother, Filipina, a single parent, and currently residing in Istanbul, Turkey, with my 4 minor children. All of us are issued residence permit documents by the Republic of Turkey. I am writing you to report the undue interference of the department on a purely domestic dispute pending litigation. So si distressed mother nagsusumbong sa DFA. I am the respondent, sabi niya, in a petition for guardianship filed by former common law partner Francis Lloyd Chua over 3 common minor children. Sabi dito ni distressed mother, I am aware the authentication of document is one of the functions of the department through its Office of Consular Affairs. But I would like to inform you that Mr. Chua was able to cut in the long queue and had the authentication of certain documents expedited upon the instance of a certain Mila,
Okay, Mila, andito yung pangalan niya. Mila from the department and Yusek Dodo for the approval of the permit to travel upon the instance of a certain Louis. Ayan, a certain Louis, yun yung asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. Yun yung sinusulatan ni distressed mother. Sabi niya, whose involvement was in turn sought by attorney Liza Marcos. I have proofs on this. Yun yung pinakita natin. Eto yun, mga kababayan. So ito yung proof na sinasabi niya, yung video. Pero, mga kababayan, never ever sumagot si Teddy Boy Locsin Jr. sa sulat ni distressed mother na nangingi ng tulong. Sinusumbong niya na ang certain Mila na tao din niya at itong si Lisa ay tinutulungan o kumbaga hindi dumaan sa tamang proseso, nakipagsabuatan kay Lisa. Kaya sumusulat si distressed mother para tulungan siya. Diyan sa letter na yan, kung mapapansin ninyo, sa ilalim niya, no, may nakalagay na attachment. Ito yung attachment na yan, mga kababayan. Yung attachment na yan ay ipinapakita ni distressed mother, yan yung affidavit of child custody. Yan yung affidavit of child custody na in-apply niya nga dito sa konsulado ng Istanbul, okay? Philippine consulate. Ang sabi niya dito, I am the distressed mother, basahin niyo yan, a Filipino citizen of legal, single, and resident of number Paranaque, okay, Manila, Philippines. After having sworn in accordance with law, I do hereby depose and state that I am the biological mother of, okay, sinabi niya yung pangalan ng anak niya. And so nakalagay dito, sabi niya, Article 234, ay sabi niya, and according to counsel, okay, my daughter, sabi niya, is to date still a minor under the law of Republic of the Philippines pursuant to Article 234 of Executive Order Number 209, otherwise known as the Family Code of the Philippines. Article 234, emancipation takes place by the attainment of majority unless otherwise provided majority commences at the age of 18 years. And in Article 165, children conceived and born outside a valid marriage are illegitimate. And because the daughter is an illegitimate child, I was further advised by counsel that I, her father's admission of paternity, notwithstanding, enjoy sole and exclusive parental authority and custody over her according to law and jurisprudence. Okay? So anyway, ayan yung mga palaga, yung sulat. So, anong ginawa ni Teddy Boy Locsin Jr. na kinasabwat ni Lisa at yung asawa niya na wala namang mandato, asawa lang siya ni Teddy Boy Locsin Jr., etong si Hi Louie. So, again, tinulungan si Francis Lloyd Tichua kasi nga, kasabwat ni Lisa, according to my source, at na-report na rin naman sa United Nations at sa Commission on Human Rights International, etong si Lisa at saka si Francis Chuat, iba pa, ay magkasabwat sa kanilang mga illegal businesses. Okay? Mga illegal negosyo nila. So, dahil hindi pinansin ni Teddy Boy Locsin, dinedman niya, humihingi ng tulong ang isang Pilipino dahil yun ay mandato ni Teddy Boy, trabaho niya na paglingkuran ang mga Pilipino na nasasadlak sa panggigipit ni Lisa sa labas ng bansa. Dahil hindi pinansin, talagang porsigido, mga kababayan, itong si distressed mother. Kaya itong sa susunod kong ipapakita sa inyo, ito yung DHL, yung pagpadala niya ng sulat, yung email niya, di ba yung binasa natin kanina, pinadala niya through DHL. Ayan po yung resibo. O kung mapapansin ninyo, anong date yan? May, di ba? April, yung email niya, April. Padala siya ng DHL. Ayan ang pagpapakita na na-receive po yung mail niya. Not email, but yung mail through DHL. Ito din ang another resibo na yan. Ayan, papakita natin. Waybill doc number, sender, Department of Foreign Affairs. Pinapakita dito sa dokumentong ito, mga kababayan, kaya nga kung ito ay pagtuunan lang ng pansin ng Senado at Kongreso ng matitino, ay makikita talaga nila na si distressed mother ay sinubukan niyang humingi ng tulong sa DFA kay Teddy Boy Locsin Jr. Pero dahil magkakasabwat sila, email wala. Teddy Boy Locsin, ang tayog ng pinag-aralan mo pero ginamit mo lang sa pagkipagsabwatan kay Lisa para mangdukot ng mga minor de edad. Ipinapakita ko yan sa inyo dahil yung distressed mother, that was yung email niya yung una is April to eh. Itong April na to,
nasa Pilipinas ako, April 2022, nakikipagsayahan ako sa mga mambubudol na akala ko para sa bayan sila. Pero lingid pala sa ating kaalaman, si Lisa ay abalang-abala sa pag-aayos ng mga pag-fix ng mga dokumento para mangdukot ng mga minor de edad. High crime po ito. Ginamit nilang term extraction. Illegal. Nag-fabricate ng mga kaso sa distressed mother para magkaroon ng legalidad ang kanilang pag-extract sa mga bata. Kaya ang kinasuha ng large-scale illegal recruitment at estafa, etong si distressed mother, and later on nga, etong taong ito, ay nag-withdraw itong mga nag-complain sa kanya. Pero yung kasong yun, mga fabricated crime na ginawa ni Lisa, ni Chua, ni Teddy Boy, ni Mila, ni Louie, Hi Louie, ng ISAF, nakasabwat, ng DOJ, ng RTC, lahat ng mga sumabwat dito, yun po ang dahilan kung bakit naging successful si Lisa, si Chua, at lahat ng mga jutang jinina na dukutin ang mga bata, dalawang bata na nandyan ngayon sa Makati. So dito sa vlog na ito, pinapakita ko sa inyo kung gaano nagkipagsabwatan si Teddy Boy Locsin. Sabi ko nga mga jutang jinimis nito, ang tatanda na.